Bahagi rin sa pista ang ilang personalidad at mga dayuhang turista. Kakaibang araw ang dami ng mga debotong dumagsa ngayon na posibleng dala raw na mga kalamidad at trahedyang hinarap ng Pilipinas noong nakaraang taon. Live mula sa Quiapo, my report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, paano nga ba may papaliwanag yung masidhing debosyon ng ating mga kababayan sa Poong Itim na Nazareno? Ang sabi mismo ng parish priest ng Basilika ng Nazareno, alam mo, kahirapan din yung pwede magpaliwanag ng masidhing pananampalataya sa Nazareno. Sa mga pagkakataong tulad nito, nakikita at nararamdaman ang salitang pananampalataya. Hindi alintana ang pagod at hirap para maipakita ang debosyon sa mahal na Poong Itim na Nazareno. Mahirap man o mayaman, ano man ang estado sa buhay. Si Manila Mayor Joseph Estrada dumalo sa misa na pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle sa Quirino Grandstand. Kabilang naman sa mga namamanata si Executive Secretary Pakito Ochoa, na gaya ng iba, nakayapak din. 1975 pa. Anong pinapanat natin? Well, marami. Dati, personal. Ngayon, kasama ng bansa. Kasama ng bansa. Medyo kailangan natin talaga ng matibay na paniniwala sa Panginoon natin at malaki maitutulong ito sa ating bansa. Lagi naman niya tayong ginagabayan. Ito yung panata natin sa Nazareno. Ang ilang dayuhan ng mga sa pinakitang debosyon ng mga Pilipino. Having a good time. I just saw it on my way into town today and wanted to see what it was all about. I saw everybody from the SkyTrain wearing the red shirts and it looked like fun. There's quite a bit of difference here. The Filipino culture is more about the family. In America, man, they kick you out when you're 18. Yeah. Here, it's, you know, people are really... You stay as long as you want. Exactly. You stay as long as you want. You know, I just met my girlfriend's family out in the province. You know, yeah, it's quite a different experience. The celebration here is one big family. Yeah. Is it true it's more fun in the Philippines? Yes, right. It's true. Dahil hindi naman pinalad ng mga sampang ilang deboto, ang iba nagkabit na lamang ng tuwalya, isinabit sa lubid, saka inilapit sa Poong Nazareno. Sa labas ng Basilika ng Nazareno sa Quiapo, dagsa ang mga nagdarasal at umaasang matutupad ang kanilang mga hilig. Kaya hindi katakatakang mabenta ang mga imahen ng Black Nazarene na inilalako sa labas ng simbahan. Pag nasa bahay kasi parang feel na feel ko na pag mayroon ako ng ganyan, feel upon ko na nandoon siya sa amin. Gusto ko mamaligtas sa mga sakit. Sa pamamagitan niya. Good health lagi ba? May ilang sa faith healing tumatakbo. Sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamagdaong na angas. At sila mong matupan ito ay namamatay. Ang debosyon, mayroong apoy. No, malalim na may pananampalataya. Sabi nga natin, Cardinal, kanina, ang mga deboto handang mamatay. Iba-ibang dahilan ng mga deboto sa paglapit dito sa ating mahal na Poon. Iba may pangangailangan, iba ay nagpapasalamat, iba ay humihingi ng healing o kaya milagros. Paano nga ba may papaliwanag ang masidhing pananampalataya ng mga deboto ng Nazareno? Ang pagkukulay na itim ng larawan ng ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin ng ating Diyos ay nagpakababa. Dagdag pa rin ni Monsignor, mas marami raw ngayong taon ang mga deboto lalo pat dumaan ng bansa sa mga sari-saring trahedya noong nakaraang taon. Pero aaminin din ni Monsignor na kahirapan ang isa sa mga dahilan kung bakit tumitindi ang kapit ng tao sa Diyos. Bagay na dapat daw ay pagnilay-nilayan din ng simbahan. Nararanasan nilang kahirapan at ito'y isang malaking tanong sa ating lahat. No? Ano bang ginagawa natin tungkol sa distribution of wealth? Sa kalye ng Etiague sa Maynila, nakasakay ang mga batang ito sa isang replika ng Poong Nazareno. Tinutularan ang mga matatandang nagpupunas sa Poon. Tingin mo, pag malaki ka na, gagawin mo pa? Ako. Stop ako. Sa kanilang murang edad, buhay na ang daang libong taong debosyon na sila ang magpapatuloy. Jessica, walang patid pa rin ang mga misa dito sa Basilika ng Nazareno. Oras-oras yan hanggang makarating yung imahen ng Black Nazarene. Ang sabi nito si Monsignor Ignacio ay inaasahan nila ang pagbabalik ng Nazareno bandang alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw mamaya.
Joseph, two things that struck me from your report, no? Yung binabang mga kumpul-kumpul na mga tuwalya. I mean, could anything be stronger na picture of how strong people's faith is, no? And yung mga bata, no? Ang cute nila, mga bata pa lang nagpa-practice na bagamat replica yung kanilang tinutuntungan ng andas ng itim na Nazareno. And that will show you yung dalawang bagay na yun, yung how deeply rooted, no, yung religion sa atin, at least sa Pilipinas, no. At yung sinabi nga kanina doon sa discussion niya ni Father Faraon na yung relihiyon na isang bagay na pinagsasalusaluhan ng komunidad. In our case, isang bansa tayo nagsasalusalo diyan sa isang pananampalataya. Okay, what's your takeaway point from what you've seen so far today and even in the previous years? Well, to be honest, first time ko dito at kasi natatakot talaga ako na i-cover to because of the yung fervor ba ng mga tao. But ang takeaway ko now is yung faith is personal. No, people will question kung paano mo siya ipopractice, and people have been questioning yung sinasabing fanaticism o kaya idolatry. But faith is personal. However you want to practice it, may ka pang may kalayaan ka to do it, Jessica. And no one can question, no? Kasi kanya-kanya tayong pag-express ng ating faith, no? And how do you reason with somebody who will say na pumunta ako doon kasi may sakit ang nanay ko o meron akong sakit at gusto kong gumaling, no? Kahit mahina na yung tao, may sakit na nga siya, pupunta pa siya dyan, makikipagsiksikan pa siya. That is correct, Jessica. Pananampalataya yan. Don't take it away naman from that individual. Okay, maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.